Mula sa probinsya ng Batangas, bayan ng Lobo, isang Jinky Bitrics Luistro ang isinilang upang tahakin ang gandang paglilingkod, pagdamay at pagmamahal sa mamamayan. Sino nga ba si Atty. Jinky Bitrics Luistro? Ano po yung hindi niyo makalimutang experience niyo po dito sa Sulok, Lobo, Batangas, since dito po kayo lumaki? My fondest memories dito sa Barangay Sulok. Well, of course, I spent my childhood here in Barangay Sulok, bayan ng Lobo. Kasama ko po ang aking nanay Lobo at ang tawag sa kanya ng mga tao dito, Nanay Anding. Galing po ako sa angkan ng Ilaga Puntalan sa side ng aking nanay Lobo at sa angkan po ng Closa Abanilla sa side ng aking mamay Sabas. Dito po ako naglalaro kasama ang ibang bata ng habulan, tumbang preso, at ang hindi ko po talaga makakalimutan since wala pang kuryente noon dito, isa lang po ang may TV, palagi po kaming pumupunta sa sityo ibaba, umaakyat sa bintana ng kapitbahay kasama ang maraming bata para makapanood ng paborito ko noon, Yagit. And to add, since may dagat nga po dito sa Lobo, araw-araw po akong naliligo, most likely kaya ganito po ang kulay natin. Dito na tayo nangitim. And nung panahon pong iyon, marami pang atis dito. At ang akin pong nanay Lobo, namumuti doon sa bundok, nangunguha ng atis, tinutulungan ko po siya. Magaling din po siyang gumawa ng sweetened tamarind, yung minatamis po na sampalok. And I used to help her na pagulungin ng sampalok sa asukal bago po ito lutuin. At pag naluto naman, siyempre ako po ang unang kakain. Yan po ang isa sa aking mga paboritong pagkain, especially during my childhood. And kasama ko pong naglalaro dito yung aking mga pinsan, sina Maricel, sina Janet, at ang nakakatuwa po, ang ating iginagalang na Pangulo ngayon dito sa Barangay Sulok, isa po siya sa aking mga kalaro nung aking kabataan. Pinsan ko rin po si Pangulong Nato Lat. At indeed, it feels good. It feels good to stay here in Lobo kasi it brings back my fondest memories of my childhood. Simple lang siya, mabait, at hindi siya yung matalino yan. Marami siyang pangarap sa buhay. Kami ay magkakasama. Ako kasi tumira rin sa kanila nung ako ay nagdadalaga pa. So, marami kaming memories nung bata hanggang sa magdalaga. Tapos nawala na lang siya nung, ang hindi ko makalimutan yan, kami sa bahay nila, kami nag-aabulan. Nangunguha kami ng kung ano-ano, mga prutas. Sa mabini lalo, ano pa nga ba? Mahilig siya magpiano. Yan. Wow! Pares po kami ngayon. Yeah. Mahilig siya magpiano. Ano pa ang gusto niyan? Talaga siyang, matalino talaga siyang bata. Gusto niya makuha agad ang gusto niya. Yun. Kung si, just, anong tawag sa ganun? Pag binasa niya, kailangan makuha niya. In a nice way naman. Magandang ano naman. Parehas kami naman yun. Oo, yeah. Ang galing. Tapos, nung nagdadalaga na siya, talagang, kasi nasa lahi namin ang abogado. Ang tito ko, mga sila. Mga palaban. Tapos yung pamangkin ko naman, abogada. Ayan, nag-abogado. Isabihin, may lahi ng talagang
natatalo. Talagang mga palaban. Mm-hmm, pamilyang palaban, palaban, yes. Hindi naman sa palaban. Mababait naman. Laban na kung saan yung makatao. Yes. Ayun. Laban na may pangarap sa buhay. Ayun. Yan. Tama ka doon. Siyang mabait ako sa yan. Sa dyan, ito yung mabait siyang si Jinky. Oh. May natatandaan po ba kaya hindi niyo makalimutang karanasan ko sa kanya? Eh meron niya, lagi pumunta ay, yung pagpunta niya sa pagpunta niya sa pagpunta niya sa aming lola ay lagi siyang nardito, kami naglalaro-laro niya. Sa akin po ay sa pulsa mula ayan ay kami magpunta talagang magkakilala na niyan dahil nung maliit pa yan na bata ay yung aking pamangkin ay laging kasama na tawid siya ng insapa. Nanonood siya doon ng TV na ang pangalan ang kanilang pinanonood ay Yaget. Yan. Tapos, yun ay tatak na, babalik na uli. Babalik na uli. Pagka ko ay magpaparoon na uli. Lagi kasama yung aking pamangking anak na Julie. Na si Maricel, Catalina, si Teng, yun. Ay, kami po yung magpinsang buo niya dahil ng mga untalan po, sa side ng untalan. So ano pong masasabi niya sa kanyang paglaki? Kami po yung nagkakabarkada din. Misa kami nanonood ng TV niya sa Mamay Leo. Barkadahan kami galing din sa Nanay Andi. Dahil ako din nilo makayo sa Nanay Maming nung ako'y dalaga pa. Dalawa na nung may TV. So ano po yung natatanda niya at hindi niyo makakalimutang karanasan? Ay, misa po kami yan. Diyan sa dagat kami naliligo. Kami sama-sama dyan. Ng mga tibado, mga timarili, pag yun yung mga yun yung nagdadatingan dito, galing mabini, yung kami nagiligoan sa daga. Magiging mensahe niya sa kanya, sa ngayon po? Aba, ako naman po yung nagpapasalamat talaga siya ay, ako'y proud na proud sa kanya talaga. Atanda ko kay sa kanya ay siya ay talagang naging isang mayora, tapos ay napakaganda ng kanyang naging pangarap sa buhay. Talagang ako'y natutuwa sa kanya.